What's up guys, welcome back to my channel. This is Franco and for today's vlog, look at my face. There's a lot of pimples. Yeah, I don't know because we're doing overnight for our feasibility studies. So I think this is the result of doing overnight. It's kind of hard for me to not to do it because it's our responsibility to do our feasibility studies. But yeah, for this vlog, I don't know what's going to be the title, but yeah, I don't know, but I'm going to school now. I'll go to school now. Oh. Yeah, but for now, I'm fixing my hair because I put it like a fix. It's like a fix. I use this, you know, this one. I use this one, fix from bench. So yeah, I don't know what's going to be the title, but I'm going to be late. It's already 10:19 in the morning, and I have a class. Like my class is exactly 10:30 in the morning, but yeah, I'll give you an update right after this. Okay, so I'm on a road. I'm in a hurry because I only have 6 minutes left to go, and yeah, it's kinda hot. And you know what? The uniform that I wear, like this. This is the uniform of tourism management in Taguig City University. And yeah, as always, I've always walked from the house to the school. So it's not easy because there's no need for me to ride, like in a ride tricycle, because I can walk. It's kinda hot, but I can do it. I'm doing this for 2 years because you know I'm already third year tourism student. Yeah, so inihingal na ako. So mamaya pagdating ko sa school, I don't know what's going to happen. It's going to happen later when I get to school. So yeah. 2 hours later. Okay, actually I only have two subjects, which is business communication and tour guiding. So this subject is for a tourism management students. Major subject, the tourism marketing and all that. Business communication today is our business subject. After at 10:30 a.m. So buti na lang naligo ako. Hindi ako tinamad kasi kadalasan hindi talaga ako naliligo. Kapoy bhai. Actually guys, nadala ko yung laptop ko. Trick yung araw. Dinadala ko yung laptop ko. Kasi nga may pa-check akong questionnaire doon sa feasibility studies ko. So kailangan ko dalhin yung laptop para may check ko yung questionnaire doon sa advisor namin, kasi I made the questionnaire. Ni-reject niya kasi mali-mali na yung ginagawa ko. Yeah, so inulit ko na naman. Pag-ulit ko, hindi ko alam kung papayagan nila yon. I don't know. But yeah, I need to run kasi I'm really late. Okay guys, so yeah, tapos na yung subject ko. Kakatapos lang namin. Yung iba naming subject, wala siyang pasok. Nag-usap lang kami, hindi namin alam kung mag-workout yung iba naming subject. So yeah, pauwi na kami. Nagpa-check ako kanina sa questionnaire, kaso reject na naman ulit, tapos revise na naman ulit, tapos modify na naman ulit. So nakakapagod kasi parang feeling ko ako lang yung gumagalaw sa ano namin, sa business namin, sa business plan namin. So yeah, medyo nakakapagod minsan. Pero siguro okay lang siguro yan. So pag-uwi namin, dadaan kami ng pagkain. Hi guys, so yeah, nalakan na naman ako ng pinto dito sa kwarto. So di, lumita dito sa PKS niya, di ba? Kanang kutsara dito na flat? Kan ako itong luwag na flat ba? So, yan, kanina pa kaya ako nag-aantay ako kasi yung kapatid ko dun sa practice siguro sa ano, sa kanilang sayaw. Sayaw ba yung ginagawa nila? So, drinking o drinking? Diya ba? So, ayun, nahirapan ako magbukas. Nagugutom na ako alas 10.
ano na, alas 10 na ng gabi. Tapos, nalakan ako mga alas 5. Tapos, natulog na lang ako kasi pagod na ako kasi iniisip yung visibility namin. Ayan nga, dumadami yung tigyawat ko. So, yan, nahilapan talaga ako. So, ngayon, dumating yung kapatid ko siguro tulog. So, hindi ko rin alam kasi nakalaki ko sa kwarto siya nasa labas na tutulog. So, yeah, titingnan ko kung ano magagawa ko sa bag. Ayan nga yung pinto, oh. So, natanggal ko na yung ito. Kasi sira-sira talaga yung pintuan dito. Hindi ko lang alam kung bakit hindi ko. Man kasi ng ano eh, ng pintuan, ng lock. So, yeah. So, tatanggalin ko na lang ito. Ito, you know, nagkawin-kawin ba? Kasi kapag isasarado yan, malalakan na naman ako dito. So, tatanggalin ko siya. Kasi baka mamaya, hindi naman makakalabas. Visit na yan. Hindi pa ako nakakain eh kasi. Tulog ako mga 5 kasi nga galing akong school. Tapos inayos ko yung questionnaire ko kasi nga lagi na lang nare-reject ba yung questionnaire ko sa visibility. Tapos nagkagulo pa kami sa visibility namin sa group chat kasi nag-aaway na. Sa akin kasi naiinis kasi ako kasi nga ako suggest ako ng suggest kung dapat gawin sa visibility. Nagbibigay ako ng mga idea or something. Ako na naglalagay, nag-aano ng mga meanings ba? So naubos na yung English ko ba? Tapos ngayon pag sila naman upos na upos tapos wala silang mai-suggest. So kayo kapag gusto niyo magkaka-grupo kayo, huwag kayong pumili ng kaibigan. Huwag kayong magpili ng kung sino yan. So tapos ang advice ko din sa inyo kapag pumili kayo sa visibility, you have to be firm, you have to be who you are. Kailangan mong magalit, kailangan mong magsalita ng ano, hindi yung puro ka-oo. Kasi anuhan kayo talaga ng yung kasama sa kagroup nyo talaga. Mahirap talaga pag makasama yung mga babae, mga bububuk, mga kasama na mga bububuk. Alam nyo yun, mga talagang, kumaga ikaw na yung nagbigay ng suggestion, ikaw pa yung, sila pa yung mag-oppose. Tapos kapag hingan mo naman ng suggestion, hindi naman nila matatanggap, hindi nila ino-oppose nila kasi daw gana, pangit daw, ganito ganyan. Sinabi ko, na-check naman yan ng advisor, di ba? So, nakakainis lang kasi nagkakagulo kami sa group chat namin kasi nga, ayoko kasi yung mga taong bida-bida kasi alam mo yon, magbida-bida ka dapat may alam, may ginawa ka, di ba? Kung bida-bida ka, marami kang ginawa, di ba? Tsaka dapat may napatunayan ka sa mga kasama mo kasi parang para kahit papaano iiduluhin ka nila na kahit papaano tama yung ginagawa mo. Di ba? Yung wala ka pang napatunayan sa mga kasama mo, ito was bida-bida ka, kasi nung di magagalit nun, pareho lang naman kayong nag-aaral ah, or pareho lang naman kayong nagbibigay ng idea ah. So, ngayon, mag-uupos-upos, di ba? Pag nagagalit ako, nagagalit din siya. Kasi nung ako yung mag-a-adjust eh, ako na nga yung gumawa ng questionnaire, tapos nagbigay ng meaning, tapos sila edit lang, alam mo yun. So, yeah, kung gusto nyong maayos yung visibility ninyo, keep it up. Mahirap magiging isang ano talaga estudyante kasi ang pinakamahirap sa akin ang feasibility kasi ang thesis madali lang yun kasi it's more on research lang naman yun eh. So thank you so much for watching and this is the end of my vlog. This is Franco and don't forget to subscribe.